What's up, guys? Yo, Robby. So, Stormy. Pangalan nga pala ng BRZ na to, Stormy yan. So, go cold start na siya. Ganda talaga. Hindi ba mga ano, nandito na. Wow! Talaga, hindi ko makita. Ganda naman sa mga Honda na nandito. Daming dito. Sa job, brother. So, shoutout kay Sir Errol. Ayan o. Ayan, mga furies. Mga taga-ayos lang kami ng parking. Mura lang naman po yan. Mga lumang kotse lang po yan. Mga lumang kotse lang po. Grabe. Grabe. Talagang andi din. Ito pa o. Mga spoon. Ito exclusively lang ng mga Honda. So syempre, pandemic naman ngayon. Nakaka-boring din naman sa bahay. Kaya, wala eh. Mga garage pin din ng mga to. Kita nyo to. For example, ito yellow gutters. Napaka-rare na ganito. Lulod na naman tayo. Ayan na yun si Stormy. Nag-iisang Subaru dito. Isa pa to. Ganitong interior grabe. And yung pwet oh. Mga booty. Diligence the 90s. Spoon. Ganda ng huling ito. Makaiba. Shoutout sa good guys. Huling tapon. Good na ito. Grabe. Wala talaga masasabi ditong word kundi grabe kasi talagang nakapaglaway oh. Mga mugging ano, wing. Mga ESA na ano. Yung iba dyan guys, may mga sinusunod na catalog. Catalog build. Ganda. Yun nakasalalan sa akin sa Saudi. Wala naman, grabe naman. Sorry, wala eh. Binasag mo po. Yan ang remembrance. Ito, dati nandoon. Ngayon, binasagan ako ng lip ni Saudi. Ayan nga eh. Pero, syempre may shop naman tayo. Na, ayan, napakadali lang niya naiusin. Pwede nga idamay din natin yung mga yan, gas-gas. Ayan. No problem. Boycott Saudi. Boycott Saudi. Oy nga pala guys, kita nyo tong ano, yung sticker. Yeah, all wheels out. Solid. So avail na kayo. Available na sa page natin. Boss, kamusta naman? Long masaya time, boss, masaya. Masaya, di ba? Masaya, pag ganito makikita mo. Minsan lang kasi, hindi naman lagi sa isang ano, so, araw-araw. Hira kang makakita ng mga ganitong build. Ganitong build na putang wala. Sama-sama. At anong kunin mong kotse, pwede mo yun. Pwede. Yayaman ka.
Kahit alin dito. Sa maging karnapper. Oh, di ba? So yung mga shoutout sa mga karnapper dyan. Ito yung dapat hanapin yung mga spot kasi... Sipag di Boss Aero, lo? Boss Lance. Boss Lance. Okay. Mga Mugen Parks. Mugen, Mugen. Ito talaga, interior talaga napansin ko dito eh. Bilang lang kasi sa kamay, yung interior na nandito sa Pinas, yung ganyang yellow na gathers. Ito yung regular na gathers. Ayan, tapos ito yung yellow. Kaya nakapanginayang. Nakapanginayang kung malalaspag. Pero kasi maingat naman yung mga mayari. Kaya no problem. Speechless ako. Hindi ako masyado makapagsalita kasi talagang hindi mo makikita ito araw-araw. So, ganito ko ito. Papakilala din nga pala ako ang idol. Hi guys. So shoutout sa Wax Depot, di ba? And taga parking na po. Hindi. Ay, Errol po, Errol. Errol, Errol. And ano nga pala yung ano yung shop? Kaizen po. Kaizen, Kaizen, shoutout. Hello boss. Nakita rin si ako sa Lee. Ano sa South Sea. Mag-subscribe kayo ha. Yes, subscribe yes. Subscribe kayo sa Bad TV. Yun, okay, okay. So sinusulit lang kasi namin yung araw hanggang meron pa kasi dito sa parking lot na to medyo madilim siya paggabi kaya ang hirap. And kaya maaga din yung meet kasi usual diba pag sa South Sea mga meet na pinupunta natin usually mga gabi eh dito kasi hindi pwede. Sabi na kahit ako wala akong Honda kahit wala akong masyadong alam para sa mga to na-appreciate ko yung pag-build nila and yung passion nila kasi grabe bago mumabuo yung mga ganitong auto. Napakahirap. Bago mo mabili, bago mo mahanap yung mga PSA tulad nito, push start to. Ang sa tanda ko alam ko ma ang ayun no, push start siya. Kaya grabe. So maano nito 'ni. Spoon engine. So galing Japan. Binil sa Type 1. Okay lang meron. Oh my god. Ito V60 EG galing to sa ano sa makina ng EK ko dati. Ah, binili mo to dati. Ang alam pagkakatanda ko kahalang to eh. Kahalang to, nas lahat suspension, makina, Tommy EK dinipag ko lahat dito. Diyan nakita ko ma, mahilig ko sa spoon boss din ah. May spoon ten damper, engine damper, so kasi dati ang unang setup nito ni spoon. Kasi inuutil ko maging yugin. May dapat sila boss din. Pares tayo spoon tsaka Mugen. Yeah, Spugen. Spugen na. So meron siyang Mugen airbox. Mugen headers. Hindi na maganda sa Honda guys. Kunwari, makina na SAR. Pwede may lipat sa EG. Kasi nga, compatible and wala nang halos babaguin. Yung mga makina, mga pyesa. Halos iisa na lang. Kaya, napakaganda. Mga wheels nila. Iisang spec, iisang PCD. Magtatalo lang sa mga exhaust, yung mga ganun, mga interior. Pero all in all, napakaganda, napakadaling setup. Siyempre. Wala, absent yung kotse natin ngayon. Kaya nga eh. Panggabi yun eh. Panggabi. Sa gabi siya na ano, mga parang vampira lang. Sa gabi lang nabubuhay. And kapag naman nabuhay, talaga nakakatakot. So abangan nyo na siguro pag nag-run tayo. And, makakadayo na naman si Boss Simon sa South Bay. Kasi nga, North part of Manila ka, di ba? Yeah. Eh, open and skyway eh. So, sobrang bilis na pumunta. Iyan naman na lang yung sa Wax Depot nga pala para syempre. Wax Depot, total detailing solution sa Facebook. Yan. Para magtingin lang. Oh. So, mga service yun doon ay? Detailing, exterior, interior, pero more on ceramic coating. Ceramic coating. Kita ko naman yung mga gawa niya. Yan nga pala yung, tawag dito, yung
TSGTE niya na ano. Sa'yo ba yun, di ba? Alin? Yung TSGTE. Parang may ginawa ka atang ganun dati. Corolla? Corolla? Or Caldina? Oo, oo. Caldina. Caldina. Siyempre. Yung parang Corona ng Japan. Japan. Yeah. Yun, Caldina. So, ano siya? Pang car show. Yun. Grabe. Talaga. Pang Mia, yung mga ganung setup. Mm. Eh. Ganung build. Ganung kalinis. Di biro. Ayun. Ano mo masasabi mo sa mga ganung build? Kapag... sige, at TSGTE. Hindi siya ano eh. Kasi for me... Like ako, maka-Honda ako eh. Mm. So, yung ganun, hindi ko masyadong kapapa. Pero kapag ka narinig mo naman talaga, grabe. Matatakot ka din. Oh. Oh. May malakas din eh, malakas din. May potential din. Kasi talaga naman eh. Yun nga sabi ko, ang TSGTE ginamit yung sumakan na naman, Celica. Celica. And Caldina, meron din sa Caldina. Oh, Caldina ba all-wheel drive or front? Front ata sila. Front lang, okay. So Celica naman, all-wheel drive. So Celica, kung familiar kayo, sinali siya sa WRC. Nakaka-compete niya yung mga Evo and mga WRX. So bago pa magka-Evo and WRX, Celica muna yung nag-dominate nung ano, nung WRC. Ito, isa pa to, mga yellow gathers. So halos nandito na lang yung mga naka-yellow gathers sa Pinas. Grabe. Ako wala kasi masyadong alam sa Honda. Pero naiintindihan ko na yung mga rarit, yung natin yung yellow gathers na yellow gathers, yan. Yan. Ito, spoon team siya. Oo, spoon team siya. Yun nga. Okay. Sabi ko nga, yung sa inyo naman, hindi naman ganito. Yung kumbaga, ang nilagay niyo yung all-out spoon. Ang nilagay niyo din yung gusto nyo. And talagang, syempre, ikaw yun eh, kanya-kanya. Kanya-kanyang taste. Nakita niyo naman na, siguro mga nilagay niyo din, try and try naman kayo. Hindi naman pagkalagay mo, yun na yun. Parang, sa performance, inisip niyo din. Hanggang ma-perfect. Titingnan natin yung laman. Yeah, para makita mo yung... Para ma-appreciate din natin lalo kasi mga nakatago yung mga kalagyan ng mata eh. Ayun. So ano po itong build ito, boss? Bali ito kay Sir TJ ito eh. Oo. Bali, nabili niya ito. More on naka-spoon na siya. Mm-hmm. Ang plan niya dito is, papalitan niya yung spoon na Mugen. Okay. So kasi diba yung persona nung car, dating may-ari. So gagawin niya, yung dating may-ari spoon. Mm, ngayon. So this time, gagawin niya Mugen naman lahat. Nakita ko na yung mga piyesang nakahanda na yung mga... S1, yeah. N1, mga bucket seats, diba? And alam ko yung presyo nun. Talagang bawal sa ito. So ito, naka B18C siya. Sir TJ, nasa Australia ata ngayon eh. Kaya dito yung, ano. So shoutout na lang. Thank you sa pagtulong mangyari itong meet na ito. Hindi dahil kay Sir TJ, talagang iba. So yun, nakita nyo naman yung passion ng mga tao dito. Kahit wala dito, yung auto nila present eh. Brown glass to, diba? Brown glass. Ako kahit pa ano, may mga yellow gathers, white face na gauge. Red needle. Tapos mga basic na mga ganito, yung detalye. Oo. Yung mga coin. Oh! Cup holders. Yun yung mga bagay na rare. Yung mga rare pops hindi talaga. Hindi mo mabibili yung mga ganyan, basta-basta eh. Tsaka working lahat, pati sa sunroof. Lahat. Napansin ko talaga dito yung gathers na yung interior, napakaganda. Medyo rare din yung gathers. Mm. Bilang na bilang sa kamay, sabi ko nga diba? So, ano po itong makinan ko? Ano siya? Spoon na B18C Type R. So ang spoon po ay hindi basta-basta diba? Lalo na kung spoon engine. So from Japan to? Oo sir, from Japan pero in-upgrade na lang shop namin. So, okay. Iba na rin yung ano niya. So spoon na yun, tapos in-upgrade niya pa. Oh. Kaya lalo na. Nakita ko, napansin ko din, push start siya. And nung sinushoot ko nga ito, yun nga guys, sinasabi ko, napansin ko kasi yung bunch na yun. Ayan yung maliit na yun. Kaya sabi ko, iba to. Hindi ito regular na B-series. And kahit yung coil packs niya, ano po ito? Speed factory. So ano po yung pinagkaiba niya sa stock, kaya pinalitan niya? Kasi yung B-series, alam naman natin, matagal ng makina yan. So, yung traditional na ignition coil, ginawa namin coil on plug kit. Ah, okay. So, parang ginawa nyo modern ganun. Oo, modern na. Kasi hindi yung distributor type, di ba? Yes. Yun. Kasi nga, para better ignition. Mas maganda. So, intake na skunk na. Ito, series na fuel rail. Golden Eagle. Ayun, no. Hindi biro. Ano lang, nakuha sa tiyaga. Kasi kung hindi talaga yung matiyaga, ang hirap.
napakahirap kung wala kang pasensya. And sa ganung mga ganitong build dapat try and try ka, kasi hindi ibig sabihin na bumili kang pyesa, nilagay mo, okay na agad yun. Hindi siya yung basta-basta na maganda na agad takbo. Talagang bumili ka na, mapapabili ka pa ulit kasi nga hindi maganda yung kinakalabsan. Lalo na katulad na yung shop, talagang ano, may R&D. So yun nga po pala, ano po yung shop niya ulit? The Good Guys, yan. So may Facebook po ba? Page meron, Good Guys Drugsport. Ayun, so ano po yung mga service niyo nandun? Engine builds. Saka yung ganito, kung gusto nyo nangyari, gusto nyo nang mag-spoon setup, mag-mugin setup, pwede. Kayo nang bahala. So piyesa, nagpaparating po ba kayo or may... Actually dito, or, maraming ano, marami tayong mga kaibigan na nagbibenta dito. So, oo. Sa kanila, papalitan lang kami din. Tapos kayo, pwede din yung i-install ganun. Yes. Grabe. So, visit them guys, visit them. Kasi ito, ito po ba yung shop car nyo or talagang personal lang to? Personal car, shop car na din. Oh, shop car na din. Kasi, grabe. Talagang yung mga ganitong tuhok, mga tuhok na ganyan, hindi normal yan. Yung interior yun, napakalinis. So brown glass din. Ayun. Ano po yung gauge nito? Spoon gauge din. Spoon gauge. Ayun nga, ako nga. Hindi siya yung tipi lang ano. Grabe yung carpet niya, yung mga things. Yung sidings. Wow. Yun nga guys, sinasabi ko push start. May ano siya, may touch ng pagka-modern. May pagka-modern, parang resto mod kumbaga. Yes, sir. Restored to modern ano. So ako po, personally gusto ko po yung ginawa niya dito kasi talagang napakalinis and talagang wala na akong papalitan kung sakaling... Hindi man siya pang car show. Oo, hindi po siya pang car show. Form and function, kumbaga maganda pero... May function, may, yes. May tulin, may power. Yes. So. Yun. May, siguro mga halos... near 300 HP siguro to. Hindi ko natatanong. Or pwede niyo sabihin naman pwede po. Pwede naman. No? Ano, 220. Para sa NA. Oo, para grabe. Sa NA. Hindi biro. Ayun kasi ako naka-experience ako ng NA na talagang kargado. Hindi mo na bulin yung mga... Pag mga 300, 400, ano na kasi, sobra na yun. Hindi mo na siya pwedeng i-daily. Ayun. Pabila natin, ganun. Yung sino po? Series naman. Ito, kabila. Ito pong... Ito lang po, close to 300. Ito. Grabe, sinaraso. Wow. Pero yun, para sa B-Series naman, hindi na biro yun. Yes, sir. Kasi B-Series eh, ang K-Series kasi ibang-iba siya sa B-Series. Talagang, ano, malayo yung pinagkaya ba kasi mas modern nga yung ganun makina. And yung mga ganun makina, makikita lang po sa mga DC5, yes. San FD2R. FD2R, yung mga ganun makina. Ang tanong ko nga po pala, anong, sa K24 po ba may Type R na nilabas na ganun? Or ginagawang parang B20 na ganun po? Actually, hindi kasi ako expert pagdating sa K-Series. Mm-hmm. So, alam ko hindi. So, parang yung Euro R, K20 din na tayo. Mm-hmm. So, wala yata ang K24. Na Type pero R. Pero hindi ako ano. Hindi natin sure kasi talagang... Huwag mo ako i-quote. Grabe kasi talagang Honda, madaming, hindi, walang katapusan. Kaya yung mga akala mo, tapos na yung auto mo. May mailalagay at may ilalagay ka pa din dyan. Never ending. Never ending. Yun. Pero, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Ito pala yung ano, isa nilang... TK na naka-ITVs daw. So B-Series po ito? B-Series. Oo, B-Series. So nasa likod siguro yung ITV niya. Ayun. Wow. So ito po isang galing. Kumbaga... Toda ITV siya. Talagang aftermarket siya. Oh, kasi sa Toyota naman, sa 4EG, pag tinanggal mo lang yung intake box nun, ganyan na agad. Yes, ang sarap na ito i-drive kasi madidinig mo yung paghigop ng hangin. Yes. Na-appreciate ko yun kasi talagang, kung natatanda niyo Sheila, yung Celica natin na first gen, ganyan, ITVs. So ang ITVs, apat siya na total body, individual total body. Hindi na siya yung typical na isa ditong malaki. Kaya, mas malaki po yung pinagkaiba nito kapag naka-ITVs, di ba? Yes, yung throttle response siya mas malaki. Iba, mas pag inapakan mo, talagang udyo agad. Magbubukas agad kasi medyo tricky lang ito no, pinag-tono naman fulfilling. Talagang maganda. Oh, grabe. So kayo din po nag-build na ito? Yes, yung build din ng shop namin. Okay, the Good Guys. Grabe mga build ng Good Guys ah. So yung shop niyo po ay located at Pasig. Ah, dito lang. Yes, lapit lang. Ganda. Thank you po. Linis. Kaya pala iba yung tunog niya kanina. Ganda ng EK. Natin si Sir Len
Lobo. Yan. Lebski. Oh, may shop po ba kayo? Wala naman, garahe lang. Talagang garahe lang yan, passion nyo lang na. Nakikita ko po yung mga auto nyo eh, kasi friend ko sa Facebook and yung mga pinupuso, grabe. Ito, linis na ito. Talagang Allah. Then sabi po sa akin na naka-K-series daw siya. Pwede po ba makita? Sige po. Sige po. Patingin na po. Kasi hindi naman araw-araw makita tayo ng EG na naka-K-series. Spoon din na bucket seats. Wow, ang ganda ng interior niya, linis. Grabe. Grabe. Spoon gauge. Tapos, anong pong ang tawag dito? Kapag ganyang... K-tuned shifter. Ah, yun, K-tuned na shifter. So, bakit po kayo nagpalit niyan? Kasi ganun talaga yung K-series. Mm-hmm. Naka-shifter talaga na ano. Hindi siya, cable type siya. Cable type, hindi siya yung... linkage. Yes, yes. Iba-iba. So talagang kailangan kapag mag-K-series ka niya. Oh, kailangan. Hindi, pwede naman OEM lang. Pero mas maganda yan. Siyempre. Oo. Kaya ipapalitan natin ng ganyan eh. Ayun. Ang linis, ang linis ang interior niya. Wow. Wala akong masasabi. Parang pwedeng anytime soon. Pag napadaan kayo sa isang car show. Pwede. So patingin nga po ng mga kainan natin. Grabe yung ano. Linis na ito. Ayun. Grabe linis. So ito ay semi-wartak po, di ba? Yan. So ano po yung mga galaw-galaw na dito? Ano po yung mga anong to? Bali ano, DC5. DC5 na mga na. DC5 tayo firehead. Tapos okay. K24 na. Wow! Yun ang sinasabi ko. Kaya pinapalitan. So ito, 2.4 liter siya. NA. Yun nga sabi ni Boss Lem, DC5 na head. Kaya pinalitan. Grabe linis. So kayo po yung nag-build nito? Bali yung nag-build niya si Powerhouse. Okay. Sa Antipolo. Pero nung nakuha niyo po ito, ano po yung itsura niya? Ano po yung setup niya? Bali ano, nakuha ko siya. Virtual lang talaga siya. Wow! Tapos kayo nagbuo niya? Kinompleto ko. Kinompleto niya lang. As in, hindi siya gumugulo. Oo. Talagang rolling, hindi nga, hindi na din rolling chair. Talagang virtual lang. Oh, so mga pangilalim lahat. Wala. So ilan kong kabayan na ito? 250. Yun. Hindi na biro yan. Tapos kargado. Hindi biro guys, hindi biro. Napakaganda. So thank you po, Sir, Sir Lem. Salamat. Anong oil catch ka nila? Hindi oil catch yan. Ito yung oil catch. Top, breather tank. Oh, okay. Breather tank na parang so B18C. Sumatapo ng ano. Linis din. Wala namang hindi malinis dito eh. Kahit interior niya. Oh. Okay guys. Hindi na kukukong sinabi ko siya. Tapos ako kakalit. Biroin nyo ah. Tagal-tagal ko na nag-hold ah. Ngayon lang ako nakakita. Tsaka ngayon ko lang nalaman na pwede pala yun. Galing na kamismo kay Sir Mark yan. Kita nyo naman. Explain nyo nga po ulit. Pagkakalang lang sa lang. Kamu saan ka pa? Marami na bago umalis. Kaya may picture tayo lahat. Oo naman. Sama-sama. Kahit dyan sa gitna. Kanina yung sinasabi ko si Errol. Of Kaizen. Yes sir. Yan. Ito yung EG niya. So ano po yung special dito sa EG nyo? Kumbaga syempre, ano yung mga... Yung mga kakaiba? Yung kakaiba. Madami actually. Nakita ko. Yung pinakakaiba sir dito, yung interior. Kasi oo. Sa Pilipinas po, parang kung hindi ako nagkakamali, wala pa yata 10 set po. Yun nga, sabi ko bilang lang sa kamay. Oo, bilang ngayon, lang sa kamay. Nandito siguro yung... Halos! Lima o... Oh, kalahati agad nandito. Yun. So bakit, yun. Bakit siya, no? Bakit siya rare? Sa Japan kasi sir, bali nirelease lang to, limited lang sa mga dealers. Oh. Parang halimbawa, sabihin na natin sa mga dealers ng Tokyo, baka binigyan sila ng tigit-tigisa. O mga dealer ng Nagoya. Ah, okay. Hindi siya talagang mass produce. Hindi. Hindi pwedeng halimbawa, pabili ako 10 dilaw. Walang ganun. Walang ganun. Wow. So, parang dito sa atin sa Pilipinas, kung natatandaan yung San Bercielo na dilaw, di ba? Tigilan lang talaga. Yung Ortilla. Ay, hindi. Iba-iba pa. Okay. Parang si RB. Kahit parang si RB na yellow. Wala pa. Meron din. Meron. Sunburst. Meron din. Passion orange na CRV. Meron din. Rig din. Meron din sa atin. Yan, yung Recaro. Yan. Yung Recaro niya. Yan, alam ko. Dadalawa. Ito, rare. Ito talaga. Rare yung interior niya yung gathers na yan. Ito,
makukuha mo siya talaga sa EG6 or sa EG4. Oo. Pero itong upuan na Ricardo, makukuha natin siya sa DC2 na mga Type RX. Yung mga modelo lang din. Modelo limited lang din siya sa Phoenix Yellow. Yung huling-huling release. Siya na yung huling-huling so, labas. So ito pong carpet nyo, bakit checkered siya na? No? Bakit ganyan? Kasi sir, para mag-blend siya ng kulay dun sa mga dilaw. Na, oo, tama naman, blue. Tama naman. And but there din po yan. Alam ko there din mahal yan. Yung mating, hindi naman ganun karir sir. Medyo madalang lang kasi madalang hindi lang yung interior. Oh, kasi hindi din bagay kung lalagyan mo ng... Kung blue yung interior mo. Hindi mo na malalagyan ng ganyan. Lalagyan mo ng dilaw. Hindi bagay. Wala. Sas, yun, ang dami yung mga anik-anik dito. Yung mga Honda-Honda. Sinaasi mo. Ang alam ko kasi pupuntahan natin, basar eh. Kaya panindahin na ako. Oo. Ayun pala, for sale pala daw. And iba na yung ano niya, wheels niya. Pansin ano boss, may dumating kasi na itong rims na to, yung TE na yan, yan yung sa mga isang unang-unang pre-produce, 1997. Oh, first grabe. Production is 96. So, ito yung pangalawang taon pala. Oh, pangalawang taon pala. Mm-hmm. Yan yung pansin mo sir, medyo silver siya, pero bronze yan. Ah, talaga? Yan yung tinatawag nilang golden bronze na ulay. Ibang-iba yung ulay. Oo. Oh, oh. Oh, tingnan mo, guys, kahit kaliwat kanan, pwede ka nang bumili ng T37. Pero yung mga ganito yung hinahanap natin. Wala, wala na sir. Kasi, wala na eh. Iilan na talaga siya sa mundo. Yun medyo na. Medyo kukunti na. Eh, parang anipis nung ano niya, no? Yung... Spoke? Oo, oh, spoke. Parang kakaiba. Kinsi kasi sir. Ah, di bali. Oo, yung kasing iba, parang malapad tignan, pati dark. Mm-hmm. Ito kasi, lighter yung lighter ulay. Talaga yung ulay niya. Oh, parang silver na nga eh. And hindi nyo na siya ni-restore, no? Sayang sir eh. Ang ganda kasi talagang history na siya eh. Oo, mamawala yung... Para bang ganito yan, yung sinulat na papel ni Jose Rizal. Tas, parang... Pag sinirox mo yun, kasariwa yun. Yun na. O kaya binura mo, tas sinulatan mo ulit. Pero diba? walang kwento yun. Mm-hmm, tama, hindi tama. Hindi katulad ng mga pyesang napansin mo yung may gas-gas. May kwento yan, paano iningatan ng dating may-ari. Oo. Yung may-ari ba yan, nilas pag... Oo. Masasabi mo na, ay ito, simula produce ng 97, iningatan niya. Hanggang sa nakaabot pa sa atin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nasa inyo na. Nakakabit na dito. Sabihin mo, nag-travel yan. Manggagaling pa yan ng halimbawa, sabihin mo, lugar sa Japan, sabihin mo, halimbawa nga, Tokyo. Mm. From Tokyo, sasakyan ng barko. From barko, lalandyan dito sa pier support, natin, naka-container. Oh. Marami nang pwede mangyari dami doon. Na. Sa container pala, pwede mabasag. Pwede lumubog yung barko. Parang mga ganun, eh, di ba? Ang dami. Baga, hindi talaga. Okay. Kung aaralin mo silang maigi, kasi karamihan sa atin nakikita talaga yung presyo, mahal. Pero hindi sa atin na mga nagbubuhay, hindi yung presyo tinitignan mo dyan eh. Yung value niya simula nung pre-produce, tapos syempre, paano sila, biluin mo nang kasama-sama sa Pilipinas. Yun nga eh. Ito nga nakatuwa nga so, kasi talagang hindi araw-araw. Yung bawat isang kotseng na buo dito, bawat pyesa nila kinilagay, bawat isang tomilyo, may history. May history, kumbaga, hindi basta-basta. Hindi dahil lang binili ko yan, doon na natatapos. Hindi, kita mo. Bakit ngayon? Alam naman natin na hindi ka dapat basta lumabas, pero... Oo, nandito tayo. Kasi, dahil dito eh. Yung passion natin, pare-pare. Nagkasama-sama. Hindi dahil mahal. Iisang gusto eh. Oo. And yun nga, so, na-explain ni Sir Errol yung kung gano'ng career, yung mga rare, yung... Mga abubot, mga kaiba. Na-explain ni Sir Errol yung kung gano'ng career yung mga ganitong, ano, mga abubot, mga ganyang parts. And doon napapasok kung bakit mahal. Kung bakit aabot ng bilyon. Kasi sa lahat naman ng bagay, kahit sa mga laruan, sapatos, pag pinag-aagawan, dahil iilan, sigurado yun. May value. Magmamahal and talaga. Yung iba ditong pyesa, auction type, di ba? So yung value niya, halos karamihan halos, sa ngayon. Di ba? Kaya pataas ng pataas. Nung araw kasi, pupunta ka lang ng Banawe, may ilan na. Pero ngayon kasi, wala since, na. Isang naka-epekto ha, yung US. Oo. Yung US kasi ngayon, 25 years old na to. So, legal na. Oh, legal na. So ngayon, yung US in demand yung dinidemand yung sa hindi tayo mananalo. Oo. Kasi ang pera nila is 1:47 lang. Paano tayo mananalo? Tapos sa kanila, ipasok yan ng kanan, gagamitin na ng kanan. Kasi sa atin, ipasok yan ng kanan, itatapon mo lahat ng pyesa ng kanan. Oo. Tama. Ang daming lugi. Oo, sa kanila. Pabor na sa wala pera, lang yan eh. Panalo pa sila sa buong kotse. And ang bilis, madali lang ata mag-import din, 'di ba? Hindi ka tulad dito na grabe yung tax. Saka legal yung buo. Legal yung buo. Sa atin boss, bawal lang segunda mano. Oh, dapat brand new, hindi brand used. Brand new lang na auto. Hindi uubra yung segunda mano. Yun ang explanation, guys, kaya mahal. Kaya wag kayong wala nang ano, sana mas, matapos na yung mga debating ano. Ayan, no, mga ganyan. So ano to? Flashlight. Honda Access din. Honda Access nga, ayun, no. Kasi so, may mga ganun po. Yun, Honda rin. Honda player naman. Grabe.
So, yun, sir, Errol, thank you. Salamat, salamat talaga. Salamat, sir. Grabe. Kudos. Ayan. So, andito daw yung builder ni Zagero, di ba? Yeah, oo. So, si Mr. Ryan. Ayan. Oh. The Source. Ah, okay. So, kasama niyo po si na Sir Winwin, di ba? Parang. Ayan. So, ang... Pero, hindi namin na paayunin ng gamot ngayon. Okay, hindi natin kasama natin dito. Sayang, sayang. So, ang The Source po ay, anong shop siya? Ano po yung mga service? Ano kami, mechanical. Mechanical. Engine. Ayo. Saan nga po pala ang The Source? May Kawayan. Bulacan. Okay, lumipat yun. Na. So, may Facebook naman po ang The Source ata. Ayan. So, dito, nandito yung link and nandito yung page nila. Better to check it. Napaka-solid. Nakita ko at nasubukan kasi gawa ng siyempre si Dagero, grabe, ang ganda ng build. Napaka-solid ga. Yun, maraming salamat thank po. Thank you, sir. So, visit them guys and support them. Thank you. So, guys, doon ko na yan yung vlog. Thank you sa support. Keep supporting me. Paulit-ulit ah. Pero maraming salamat. Ayun, nag-iingay na si Stormy. Ayun, so pauwi na kami. Thank you sa mga lahat na pumunta sa meet na to. Sinunod naman namin yung safety protocols kaya sana wala kayong masabi about doon. Sana wala kayong masasabing negative kasi nga talaga yung meet na to walang tapon. And na-appreciate ko lahat ng mga owner na pumunta. So thank you guys. Bye-bye. Walil South. Peace.